Ito yung dala natin. Kakaloka talaga. Ito, yung ano, isang, oh na, isang, kasi nagluluto. Guys, welcome back to my channel. So, today's vlog. Bumili naman tayo ng Chinchonaicha. Itong milk tea. Ito sa Taiwan. So, pamigay ko doon sa mga kaibigan ko. And I have a pomelo also. Today is holiday. So, walang pasok. Walang trabaho sunod dito sa bahay. So, ang gagawin natin is mamigay tayo ng milk tea. So, ito yung pila. Ang haba ng pila for free lunch for today. Ito yung pila for free lunch. So every first day of the month, namigay sila ng foods na free para sa mga walang pera dito sa Taiwan. Imagine yung restaurant na yun. Pero yun lang, yung mga matatanda lang binibigyan lang. Pero hello, pero hindi ko gusto eh kasi duck siya. So yun nga guys, ito yung dala ko. Tatlong milk tea, pomelo at saka biscuits. Ibigay ko dun sa mga kaibigan ko. Diba? So it's very very bonggacious talaga. Today is October 1. So it's holiday in Taiwan for 4 days. Kasi di celebrating the Mooncake Festival or the Mid-Autumn Festival. So ganyan dito. So happy Mooncake Festival. Ito pala yung moon. Full moon. Kasi moon siya eh. Mooncake eh. Kaya na. Yun nga guys, happy Mooncake Festival sa mga kababayan ko dyan at sa aking mga subscribers. It's very very bonggacious talaga here in Taiwan. So Mooncake Festival is a family day for them and they're gonna celebrate together with the barbecues, so giving cakes to friends, family and relatives like that. So that's the way they celebrate the Mooncake Festival. So ayong mga Pilipino, nadamay na din sa Mooncake nila. Na-adapt na din natin yung traditional na Mooncake Festival nila. Kasi mostly sa atin, marami din Chinese. So, nandito na tayo sa bahay ng kaibigan ko. Mag-turbi lang tayo. And this. So, labas na yun siya. And ito yung milk tea natin. Ito yung dala natin. Kakaloka talaga. Ito, yung ano, isang, oh na, isang, kasi nagluluto. Bakit ang ginagawa mo? Ako na doon sa kaibigan ko yung isa. So, mayroon pa eh. Ito siya. And, pupunta naman ako doon sa isang kaibigan ko. So, naghanap ako ng translator kasi mayroon sinulat na Chinese yung bata. Hindi naintindihan ng kaibigan ko eh. Kung ano yun. Tanga-tanga. Hindi naman sinulat na English. Ang tawag dyan. Kulukoy. So, mamigay tayo ng milk tea sa mga taong close friend ko. At sa mga taong tumulong sa akin when I was down. I was very sad, devastated like that, everything. And they were good for me. Hindi nila ako pinabayaan bagkos they make me more stronger like that. So it's very, very bonggacious talaga. Actually, umuwi na yung ibang mga kaibigan ko dito eh, kasi matagal na rin sila eh. So nag-stay for good na sila sa Pilipinas and they have a small business and their children are successful already. So that's why umuwi na din sila kasi enjoy nila yung life na doon sa atin kasi iba yung feelings pag nandito ka sa abroad eh. Parang kahit marami kang pera, parang hindi pa rin masaya yung buhay mo ba? Parang may kulang talaga kasi iba yung feelings pag nasa family ka eh. Diba? So relate dyan sa mga buhay abroad, sa mga OFW. So ganyan talaga guys ang buhay sa abroad. Parang there's something missing inside your heart pag nasa abroad ka eh, di ba? Lalong-lalo na pag Christmas, naku, malapit ng Christmas. Hindi tayo makauwi ngayon kasi it's because of this COVID-19 ako. Ito ng pinakamatagal na taon na hindi ako nakauwi. 3 years akong hindi nakauwi talaga. Sin, ito na talaga. Pinakamatagal ko is 2 years lang. But this, 3 years, imagine on that, tagal na. Super tagal. Kasi inano ko na eh. Kasi uwi na ako next year at hindi na ako babalik. Ito na ako sa bahay ng kaibigan ko. Naglalaba ang kulukoy. Naglalaba ka? Ano yan? Panty? Nakakaloka. So, ito yung para sa kanya. Oh, ano so, bonggacious. Sabi mo, papadala ka ng pera.
Padala ka. Nga guys, nandito na tayo sa bahay ng kaibigan ko na si Boy Rebongesus. Naglabas siya, busy siya. So, ito na yung milk tea. My favorite. Favorite ko talaga to. Gusto ko sana yung maliliit kaso wala eh. So, ito na lang siya. Masarap talaga to. As in, my favorite talaga. Kahit everyday. So, nga guys, gusto ko sana yung ang daming cake nila pero ewan po, wala namang nagbigay. Wala eh. Wala dito eh. Ewan ko saan yun. Kaloka talaga. So, ganyan dito guys. Ang hirap ng buhay ba? Sa loob doon sa maya maya, pumasok ay nag-ano ko, nag-dok-dok. Kaya nag-ano ko sa akong bigay. Malapit na siyang buhay. Ang buhay guys, simple lang ang bahay, very simple ang buhay ang bahay nila pero ngayon lang sila nakatira eh. Pero mayroon lang factoring suka at saka yung mga anak sa Amerika nag-aral, mga elementary, high school pa. High school pa lang yung mga anak eh. Nandoon sa Amerika nag-aral ka, pero umuwi ngayon dito kasi dahil sa COVID-19 walang pasok doon. So ganyan ka simple ang life nila dito. So imagine sa atin to mga reality na to eh. So yun nga guys, nawala yung salamin ng kaibigan ko, nakakaloka talaga. Buang! lagi yung nawala eh. Kung pwede mo lang iparing, pinaparing na yun eh. Ganyan talaga sign of aging ba? Bibili ng sabon. Pambagahe. Ano pa ibang bilhin mo, Che? Shampoo, sabon, makeup. So... Ang sekreto, anong sekreto ba para makuha yung loob ng mga Taiwanese? Anong sekreto, Che? Anong sekreto number one? Taiwan! Gabuli yung camera. Oo nga. Hayag na? Basta ito ano. Yung ano yun, Samsung? Sony. Okay, hayag no? Mm-mm. Nindot yan eh. At saka ano siya, pwede magkulor-kulor. Yung color talaga sa ina, ano. Ganda. So... Sa mga kababayan ko dyan na gustong mag-apply dito sa Taiwan, number one talaga na aspect. Siya, anong number one siya para kunin yung loob ng mga Taiwanese? Kahit napagod ka na, smile ka pa rin. Huwag kang magreklamo. Yun talaga ang number one aspect na para makuha yung loob. Yun din sabi ko. At first month, mga 6 months, no? Until 6 months. Kahit pagod na pagod ka na, gawin mo ang lahat. Huwag kang magreklamo kasi after that, sacrifice. Bungesius na angkap ang kasunod eh. Yeah, yun din so, sabi yun, ano lang, yun talaga, kahit hindi mo alam yung sabihin nila, kahit galit na galit, pagod na, smile ka pa rin. Ganyan. Pero hindi na siya masyadong mapagod. Kasi may reward naman, eh, magbigay din yan sila ng mga, diba siya magbibigay din sila na binibigyan ka rin. Hindi na tulad nung dati na yung una sa so, mga taon dito. Talaga mahirap at first, 1 to 6 months talaga yun ang pinakamahirap eh. Kasi hindi mo pa alam kung paano mag-adjust, yung language. Yun talaga mahirap. So, yun nga guys, so, hanggang dito na magtatapos ang video natin. So, sa mga baguhan dyan sa channel ko, don't forget to like and subscribe. God bless.